Idinaos ng Southern Luzon Mission ang kauna-unahang Master Guide Fellowship and Recognition Program ngayong 2023 sa Iriga City. Doon ay nabigyan ng bagong buhay at sigla ang mga dumalo na magpatuloy sa Pathfinder Ministry at paglilingkod sa mga kabataan ng simbahan. Ang kabuuang detalye at tampok na bahagi sa kanilang fellowship, tunghayan sa Balitang May Pag-asa ni Gerson Regente. Masaya na ginanap ang kauna-unahang Southern Luzon Mission Master Guide Fellowship and Recognition na may temang I Will Go Be His Witness dito sa Iriga City. Nadinaluhan ang 107 Master Guide sa buong Southern Luzon Mission. Ang Sabat ay puno ng magagandang pag-uulat sa bawat paglilingkod ng mga distrito at ito ay nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa na magpatuloy at palaguin ang gawain ng Pathfinder sa bawat iglesia. Kami po ngayon ay kasalukuyang merong Master Guide Fellowship dahil sa tinatagal-tagal na po ng panahon at nagkaroon ng pandemic ay kami po ay palagi nagkikita lang sa online. Kaya minabuti po namin na magkaroon ng fellowship upang makita po namin ang bawat isa at upang mas palakasin pa po ang gawain ng ating ministry. Ito po ay para ma-encourage ang ating mga master guide na matuloy na magamit ang kanilang mga skills, matuloy na magamit ang kanilang kaalaman upang ating po mga pathfinders ay maging involved din po sa ating gawain. Idiniin naman ni Pastor Joven B. Hitosi sa Divine Worship ang kahalagahan ng pananalangin sa lahat ng uri ng paglilingkod. Bilang napapanahon na disipulo ng Panginoon, tayo ay tinawagan upang magpakita ng karakter niya. Ang maging kasama si Jesus sa paglilingkod ang sentro ng ating paglago. Without God, we are nothing. So, dahil lang sa lakas ng Panginoon tayo. So, ngayong taon, patuloy pa rin kami sa aming mga Pathfinder activity sa aming district at patuloy pa rin yung aming Master Guide Training Course. At sana sa awa ng Diyos ay makapag-invest kami na aming second batch ng MGTs. Sila po ay nagsimula noong 2021 at hopefully ngayong taon ay ma-invest na rin po sila. Binigyan ng parangal ang bawat isa sa pagpapamalas ng kasigasigan, determinasyon, pag-ibig at pagkakaisa at pagpapakumbaba sa gawaing ito. Ang programa ay tinapos sa isang commitment service sa pangunguna ni Pastor Jovet Villegas. Labis ang aking kagalakan bilang youth director dito sa misyon dahil po sa ginanap na Master Guide Fellowship na kung saan kami po ay nagbigay ng certificates and recognition and appointment sa mga pastors na ma-reactivate ang kanilang pagiging master guide. At napaka-successful naman po dahil nakita ko ang katuwaan nila na sa kanilang paglilingkod ay meron silang natanggap na recognitions and appreciation. Mula dito sa Iriga City at may layuning makapaghatid ng balitang may dalang pag-asa, Gerson Regente nag-uulat para sa Hope Today in PUC News.